napadaan. Napadaan yung shota niya. Pumulap si Ojo Mang, naka-tricycle. Tapos nakikita ko yung shota niya, nakikita ko yung shota niya, diba? Pumulap, naka-tricycle. Natarantang ngayon kung si Shikay nandito. Hi guys, magandang araw mga kabakal. Sa video na to, pag-uusapan natin at magre-react tayo sa video na nilabas ni CKYG kung saan mga kabakal ay sinabi niya yung dahilan kung bakit daw siya tumakbo. Kasi nga, marami nagsasabi na tumakbo daw siya at naduwag daw siya, na 10 seconds lang daw yung kanilang naging suntukan, pero tumakbo daw siya, kumaripas daw siya ng takbo. At sinabi rin niya mga kabakal, yung umpisa bago sila nagkaroon ng pangbuno. At mga kabakal, marami tayong dapat marinig dito kay CKYG mga kabakal, lalo na sa mga nagtatanong kung bakit daw ba siya tumakbo. So mga kabakal, ito po ang clip ng video. Yo, what's up? Gangs. So guys, ayaw magpaliwanag, parang ano, parang babae. Eh, ang sasabihin mo lang dyan. Basta bumaba ako ng lugar niya, ayun lang. Bumaba ako ng lugar niya. Kasama ko babae ko. Bumaba ako ng lugar niya ng lalaki sa lalaki. Nadala ko bayad ko. Padaan ako ron kasi may ibit kami pupunta. Kasama ko sila na 8 man. Tapos itong shota niyang papok-pok kamang napadaan. Napadaan yung shota niya. Okay, so bumaba daw si CKYG doon sa lugar nga kung saan mayroon silang event mga kabakal, na nagkataon naman syempre naandoon si OG Mac mga kabakal. Pero intention din naman ni CKYG na bumaba doon, at sinabi niya nga dahil buo ang kanyang loob at nakita niya or nakita raw siya ng girlfriend yata ni OG Mac, at doon yata nagsimula yung gulo. So ito mga kabakal. Ojo Mang, naka-tricycle. Tapos nakikita ko nung shota niya, nakikita ko nung shota niya, di ba? Pumulap, naka-tricycle. Natarantang ngayon kung si Shikay nandito, susumbo ko ito kay Maki. Sabi nung shota niya. Pumulap, naka-tricycle. Mamaya-maya, inuntay ko na, tutunugan ko na, alam ko na may mangyayari, kaya tinanggal ko agad yung grade school. Kumbaga, palag-palag na rin talaga eh. Nandun naman yung tropaan eh. Tapos pag... Nangailam din yung itatato, diba? Tapos pumulap sila ngayon. Yung itatato, nangailam. Apat tata sila o tatlo? Apat tatlo. Ayan. Makulit yan. Sino ba yan? Tinan niya, makulit yan. Pumulap sila, ayan, apat makulit tatlo. Yan. Alam nyo, sinasabi nila. Ayun, sinasabi ko sa iso. Alam mo kung ano sinasabi nila. Ayun, sinasabi ko yung ilano. Gamayingay. Alam mo kung ano sinasabi nila, tricycle. Ina kami, naka-patron kami, pumulat kami ron, naka-patron siya, naka-tricycle. Wala bang pera yun? Walang pera yun, si OG Mac, naka-tricycle sila, tatlo sila. So pagbaba niya, sabi niya sa akin, hindi, gusto lang ito kausapin, sabi niya. Ang ina mo, mag-uusap pa ba tayo? Well, based nga sa sinabi ni CKYG, sabi ni OG Mac na gusto lang niyang mag-usap sila. Pero mukhang nag-trigger ata. Hindi natin alam kung na-trigger ba si OG Mac kay CKYG nung sinabi niya na kailangan pa ba nating mag-usap, at na syempre napamura nga itong si CKYG, or siguro nga ba'y meron talagang binabalak. Hindi natin alam, pero at least nalaman natin na yun yung simula bago nagkaroon ng gulo. Hindi na natin kailangan mag-usap. Suntuan na lang agad. Kailangan ko ama ikaw, sabi ko, para na isa-isang na to. Okay, so nakita natin mga kabakal. So, kompleto na. Hindi na raw nila kailangan mag-usap. Inangat niya yung mga kamay niya. So, yun. So, kung iisipin mo nga naman, parang si CKYG talaga yung nagbigay, based sa kwento ni CKYG, ng motibo na magsuntukan nga sila. Pero, syempre, ang hinala naman kasi ni CKYG na baka upakan nga siya ni Ojima, kaya yun nga, palag-palag na rin daw. So, hindi natin alam hanggat hindi natin naririnig yung side naman ni OG Mac mga kabakal. One on one lang daw, sabi nila yung one on one, walang aawot eh. Nakita nila, bumagsak si OG Mac. Tumulong ngayon yung ano, eh di umatras ako, tumakbo ako. Saka hindi ko makita yung tropa ko eh. Nakita ko lumalaban ng sila, Nate. Nakita ko, napapalaban na sila. Sumugod na rin ako sa bugmuso nung isa. Si Yesu, hindi tumulong, no? Si Yesu, hindi kami. Medyo lang, gago. Tumulong yan, gago. Sana lang. Yung isa dadampot pa. Yung isa dadampot pa talaga. Yung isa nasuntok, napalaban tuloy. OG Mac, nasusunod. Sabi ko nga sa ano, sumuntok siya. Kamay-kamay lang, walang dadampot ng dos por dos. Kasi lalaban naman ako sa inyo. Ay, tatlo, ay. Nilabanan ko nga kayo, di ha?
Okay, so parang nakikita ko na yung nangyari dito. Pero ito'y based sa aking opinion. So, sa tingin kasi mga kabakal, may mga tropa-tropa din tayo before nung tayo medyo bata pa. At syempre, may mga nangyayari talagang ganyan. Sa tingin ko mga kabakal, ito'y opinion ko lamang naman. Hindi intensyon ni OG Mac na makipagsuntukan nga. Kaya, yun na lang din siguro yung naging reaksyon ng mga tropa ni OG Mac nung bumagsak na nga itong si OG Mac. Dahil wala sa, hindi na pag-usapan na, oh sige, hamunin ko si CKYG ng suntukan, walang makikialam, one on one lang. So parang biglaan yung pangyayari. So syempre, siguro yung mga tropa ni OG Mac nagulat kaya tumulong. Pero syempre, maganda nga sana kung sila lang yung naglaban. Kung sila lang yung nagkaroon ng pangbuno at hindi na sana nagkaroon pa ng ibang mga involved. Pero syempre, masisisi mo nga ba yung mga tropa ni OG Mac? Lalo na kung naandoon sila sa lugar nila. Kaya mahirap nga talaga yung mga ganyang klase ng mga pangyayari at away. Kaya para sa akin mga kabakal, kung gusto nilang maging fair yung laban nila, walang makikialam at nakamanage talaga lahat, walang malubhang masasaktan, then ilagay nila ito sa tamang labanan. Pwede nating ilagay ito sa URCC. Pwedeng slap battle, pwedeng bare knuckle, pwedeng MMA. Pero para sa akin, kung wala naman silang proper training, then gawin na nating slap battle ito. Pero kung gusto lang talagang mag-training at gusto lang magbasagan sila, then mangangailangan ito ng mga 2 to 3 months or 1 to 3 months para talagang maging condition sila. At yun ang aking maia-advise. Pero so far mga kabakal, yun yung sinabi ni CKYG, wala pa tayong narinig kay OG Mac. At ito'y based lang sa aking opinion. Pero ano ang inyong opinion mga kabakal? I-comment nyo down below para malaman natin at makarating sa kanila.